So, welcome back sa ating YouTube channel, mga classmate. So, naalala nyo ba yung ginawa natin dati na speaker box? So, ito na siya ngayon. Meron na siyang pintura, at hindi lang basta pintura, textured paint pa. So, kung paano natin ginawa yan, yan ang ating pag-aaralan sa video na ito. So, syempre, una natin ginawa, mga classmate, is binutasan natin yung speaker box kung saan natin ilalagay yung mismong subwoofer speaker natin. So, ginamit namin dito is nagbutas muna kami ng maliit using a drill. Tapos, binutasan namin yung mas malaki gamit naman itong jigsaw. Pagkatapos naman natin butasan, mga classmate, ang ginawa ko is minasilyahan ko na yung ating speaker box. Make sure na yung mga dugtungan niya sa gilid at yung mga pinagpakuan natin is walang singaw. Dahil nung una, tinesting ko siya bago ko masilyahan, medyo hindi maganda yung tunog niya, no? Kasi nga, yung hangin is lumalabas doon sa gilid sa halip na doon sa mismong port na nakadesign para sa kanya. Pagkatapos natin masilihan yung ating speaker box, lilihahin naman natin ito. So, sa pagkakataon nito, gumamit na ako ng electric sander, no, para mas mabilis. Kung mano-mano na pagliliha, okay lang din naman, no? Hindi naman kasi kailangan na pulido yung ating pagliliha. Kasi nga, textured paint naman yung ating gagawin. Ito yung mga ginamit ating pintura, mga classmate. Water-based na pintura. Pwede yung elastomeric or latex paint, no? Tapos, sinaluan ko siya nitong powder na to. Ang tawag dito sa powder na to ay skim coat. Tapos, ang gagamitin lang natin dito na panghalo or pampalabnaw is yung tubig lang. Kasi water-based nga yung ating pintura. Hahaluin lang natin to hanggang makuha natin yung texture o yung lapot na gusto natin, ano? Hindi pwedeng masyadong malapot, hindi rin pwedeng malabnaw. Meron naman kasi mga classmate na nabibili na templado na textured paint. Ang problema nga lang, hindi ka makakabili ng tingi-tingi or yung per litro. Kasi bibilihin mo yun, yung parang nasa balde siya na maliit, katulad itong pinaghahaluan natin. So pag wala naman kayong skim coat, pwede naman kayong gumamit ng simento. Tapos hahaluan nyo ng konting buhangin. Maraming pamamaraan kung paano natin i-apply yung pintura.
tulad dito sa una kong ginawa, kinuha ko lang yung elastomeric paint, tapos gamit ang brush, pininturahan ko muna yung isang side. Hindi ko pa dito ginagamit yung textured na pintura na hinalo natin kanina. Matapos natin mapinturahan ng itim yung isang side, ngayon gagamitin na natin yung tinimpla natin na textured paint gamit itong textured roller. Dito naman sa kabilang side, ibang technique naman yung ginawa ko. Bali, inuna kong lagyan siya ng mix ng ating textured paint. Kinalat ko lang siya gamit yung paintbrush. So makikita nyo dito kung gaano ka lapot, ano, na kitang-kita na makapal yung ating pintura. Then pagkatapos nito, sa ako naman siya gagamitan ng roller para magkaroon ng texture. Bali, yung itsura ng texture nyo is magbabago depende kung gaano kadiin yung pressure nyo at kung gaano kabilis nyo i-apply yung roller. Habang natutuyo yung ating textured paint dito sa ating pinipinturahan na box, mapapansin nyo rin mga classmate na lumiliit yung texture niya o yung dumadapa yung pintura niya, which is normal lang naman yan. So dahil nakita ko na mas maganda yung effect kung gagamitin muna natin yung brush para ikalat yung mixture ng ating pintura bago mo padadaanan ng roller, inulit ko yung harapang side ng ating speaker box.
mapapansin nyo mga classmate na kapag yung pintura na inapply natin is natutuyo na, ito ay mamumuti kasi nga yung skim coat ay para siyang semento. So huwag kayong mag-ala mga classmate dahil pwede naman yung patungan ng pintura. At kung hindi kayo satisfied dun sa texture na na-achieve nyo dahil nga yung pintura is dumadapa, pwede nyo pa ulit yan patungan ng second coat ng texture. Ito na yung naging itsura classmate after nating mag second coat ng mismong texture. Ngayon, nung natuyo na, namuti siya, at meron pa naman tayong elastomeric paint, bali papatungan lang natin siya nung pintura mismo na ginagamit natin kanina. But this time, wala na siyang halong skim coat. Tubig lang at saka yung elastomeric paint. Ito na yung kinalabasan ng ating project mga classmate. Bali ang nagastos lang natin dito is hindi natin naubos yung 1 litro na elastomeric paint. Tapos yung ating skim coat, sa tingin ko wala pang ano lang, or let's say kalahating kilo na skim coat ang nagamit natin. Tapos syempre yung tubig, pwede naman yung tap water lang. Ang isang advantage ng ginawa natin ngayon compared dun sa typical na speaker box na binabalot lang ng carpet is waterproof yung ating box. So in case na gagamitin nyo siya for outdoor and then hindi maiwasang naulanan or nabasa, hindi kayo magwo-worry na masira yung kahoy niya, no? Kasi itong pintura natin is nagsisilbing waterproof na rin ng kahoy. So ganyan lang kadali mga classmate ang paggawa ng textured na speaker box. So kung nagusto mo yung ating video, click mo lang yung like, share, and subscribe. Huwag mo rin kalimutang pindutin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating gagawing video. Maraming salamat mga classmate.